small world. Akalain mo ang lalaking makakabangga niya kanina at matatapunan ng kape, ay siya palang nagmamay-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan. Tadhana na ba talagang may tuturing? Alamin natin sa parting ito. Pero bago muna tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Agad naman natigilan si Diana habang pababa siya sa hagdan. Kagad naman siyang pinigilan ni Justin. Saan daw ito pupunta? At hindi naman siya pinapalayas sa bahay. Aalis na lang ako. I have to go. Narinig kong lahat ng mga sinabi mo. Ayaw mo may inaampong tao sa pamamahay mo. Yes, ayoko. Pero hindi lang naman ako nagmamay-ari ng bahay nito. Kay Ara din ang pamamahay nito. At may karapatan din siyang magdesisyon. At gusto niyang magstay ka dito. Paliwanag ni Justin sa kanya. Ayoko lang nang mag-away kayo at hindi magkaunawaan dahil sa akin. Kaya mas mabuti pang umalis na lang ako. Sabay ngiti kay Justin na hanggang ngayon ay suplado pa din ng wangis. Mumisi ito na parang batang elementary sa binata. At dahil doon, medyo kumalma ang supladong figura ni Justin. Maldita si Ara, mas lalo niya akong aawain at guguluhin kapag pinaalis kita sa bahay nito. Kaya kung ayaw mo magkagulo kami lalo ng kapatid ko, manatili ka sa bahay na to. At please, stay away from my path. Malamig na sagot nito. Balik mo na mga gamit mo sa kwarto pagkatapos ay bumaba ka at tulungan mo si Ara sa paghahanda ng pagkain. Gustong magreklamo ni Diana dahil para ito nag-uutos sa isang katulong. Pero wala siyang karapatang sumagot dahil si Justin ay nagmamay-ari ng bahay at siya ay nakikitira lamang dito. Dapat niyang ilagay iyon sa kokote niya. Kailangan mag-adjust siya parate dahil hindi na siya ang millionaire na si Diana Sandoval at ang lahat ng gusto niya ay nasusunod. At kailangan niya ding iwasan si Justin kahit naiisa lang sila ng bahay kung ayaw niyang maghalong balat sa tinalupan. Nang makapasok sa kanyang kwarto si Justin ay napabuntong hininga naman siya. Aminado siyang nagulat siya na makita si Diana kanina at nagharap sila. Na-starstruck agad siya sa magandang babaeng kaharap niya. Huling nakita niya ang dalaga sa picture ay noong umuwi ang ama niya at teenager pa ito, payat na walang dating ang katawan. Pero ngayon, ang laki ng pinagbago ni Ana. Gumanda pa lalo ang figura ng mukha niya at humulma ang katawan niya. Tamang-tama sa edad niya. Heart-shaped ang face niya. Mahaba at medyo wavy ang brown hair niya. Lush pink lips at matangos ang ilong. May lahing Espanyol ang pamilya ni Ana, kaya kutis, gatas at makinis ito. Sa unang tingin, ay mapapatulala ka talaga sa ganda niya. Siya ang tipo ng babaeng pag nakasalubong mo, ay mapapalingon ka ng sobra. At sa gandang iyon, alam ni Justin sa sarili niyang walang lalaki ang magdadalawang isip na palampasin ang kilalanin ng tipo ni Ana. Maganda ang ina ni Ana, at dito ito nagmana. Kilala niya na dati pa ang pamilya ni Diana. At noong nalaman niya sa kapatid na dito sa bahay nila titira ang dalaga, ay talaga namang nakaramdam ito ng kaba at labis na pagkabigla. Hindi naman siya galit sa dalaga. Ang ayaw niya lang ay baka hindi niya mapigilan ang sarili, lalo na sa tulad ni Diana. Nangako kasi si Justin na hindi muna papansin ng babae at papasok sa buhay pag-ibig matapos na masaklap na huling relasyon. Ang nasa utak niya ngayon ay ang mag-focus, palaguin ang kanilang farm, ang hasyenda at ang asukarera. Direkta niyang pinamamahalaan ang kanilang lupain at ang asukarera mula nang namayapa ang kanyang mga magulang. May kalumaan na din ang mga makineryang ginagamit dito. Matapos ang kanilang hapunan, ay naiwan si Ara at Diana na nanonood ng TV. Nauna namang pumasok sa kwarto si Justin at iniisip na mula sa araw na ito ay magbabago na ang buhay niya. Pasado naman na 8:30 nung umakit na sa kanyang kwarto si Diana. At dahil magkatabi lang ang kwarto ni Justin at medyo takot ito, ay sinigurado niyang marahang-marahan ang pagkakaapak niya sa sahig. Tulad ng sabi sa kanya ni Ara, ang tanging aswang lang sa lugar na ito ay ang kuya niya. Ang suplado kasi ng ugali pagdating sa mga bagay-bagay. Hindi maintindihan ni Diana ang nararamdaman. Meeting Justin Bustamante turned out to be a big shock. Hindi niya inaasahan ang mararamdaman siyang kakaiba dito, ibang-iba,
sa mga nakakasalamuhan yung mga lalaki noon na pinapakilala sa kanya ng mga magulang niya. It's like may spark siyang nararamdaman dito the moment na mag-cross ang landas nila. Kinabukasan ay maga na malingki si Aran na mga lulutuin habang siya ay masarap pa rin ang pagkakahilik. Sakto naman ang pagbalik ni Aran sa bahay at makasalubong niya ang kuya niyang pababa sa hagdan at agad na bunga dito sa kanya. Oh, asa na yung ampun mo? Ba't ikaw naghahanda lahat-lahat ng yan? Tulog pa kuya, hindi ko na muna ginising. Saka ang aga ko din kasi nagising kanina. Tayong sagot niya sa kapatid. Aba, hindi pwedeng magbuhay prinsesa yan dito. Sagot niya agad sa kapatid. Hay nako si kuya, ang aga-aga ang suplado. Banit niya sa kapatid. Isang katok naman na narinig ni Diana sa pintuan. At pagbukas niya, bumungad sa harap niya si Ara. Inaaya na siya nitong kumain. Magandang umaga. Nagkakilala na pala kayo ni kuya? Paano mo nalaman? Sagot niya kay Ara. Sinabi niya sa akin na ikaw daw nakasalubong niyang nagtapon ng kape sa damit niya at hanggang ngayon daig niya pa nakatihim ng 10 kilong hilaw na kamyas sa asim ng muka. Napahaliktik naman siya pati si Ara sa harap niya. Ayaw yata ng kuya mo tumira ako dito, Ara. Naku! Huwag mong pansinin yun. Ganun talaga si kuya. Supladong gurang. Pero aminin mo, guwapo si kuya no, sabit ni Ara habang nanulukso ang mga mata at itsura nito. Bigla naman siyang napatigil at napangiti. Aminado naman kasi siyang totoong guwapo si Justin at may dating. Pero para hindi tuloy ang kiligin, agad niyang binanggit kay Ara na alam mo bang sinabihan niya ako na stay away from his path? Tapos, ang itsura niya, para niya akong hihagis sa labas ng bintana. Huwag kang matakot kay kuya. Pag inaway ka, sumbong mo agad sa akin. Isang linggo ang lumipas at nagustuhan naman ni Diana ang buhay probinsya. Masarap pala ang buhay probinsya. Fresh air at fresh ang pagkain. Fresh ang simoy ng hangin. Madali din siya natuto sa gawaing bahay. Lalo na si Ara is always there para tulungan siya sa mga hindi niya alam. Tanging pagluluto at paglalaban na lang ang hindi niya gamay masyado. But she's extremely eager to learn. Kaya naman, siya muna ang umakaw na lutuing tanghali nila. Tinolang manok at pritong tilapia ang lulutuin niya. Paborito ito ni Ara at ng kuya niya. Kaya naman, gagalingan niya ang pagluluto. Matapos niyang maayos ang mga sahog at lulutuin, ay sinalang niya na ang mga ito. Inuna niya munang lutuin ang tinolang manok para lumambot ito at bago timplahan. Nang makitang malapit na itong kumulo, ay nimpisahan niya naman ang pagpiprito ng isda sa kabilang lutuan. Iniisip niya na sana magustuhan ni Justin ang luto niya. Napangiti tuloy siya habang iniisip ang binata. Para siyang asawang pinagluluto ang mister at hinihintay umuwi sa bahay nila. Napalakad naman siya sa pintuan sa likod ng bahay nila habang bit-bit-bit-bit ang sandok habang iniisip ang binata. Mahal niya na yata ito. Gabi-gabi niya itong pinagdadasal at sana hindi na siya supladuhan nito at kahit kaunti man lang ay mapansin siya nito at bigyang halaga. Aminado siyang na love at first sight siya sa binata. Bigla namang naputol ang pagdi-daydream niya nang mapansin niya ang kakaibang amoy. Agad siyang lumingon sa niluluto niya na umuusok na ito. Agad niyang pinatay ang stove at hinawi-hawi ang usok sa paligid at napamura ito na makitang sunog na ang niluluto niya. Dumikit na sa kaldero ang manok at tatuyuan na ito ng tubig at ang tilapia naman ay nasunog niya ang kabilang parte. Sumakto naman na pagdating ni Justin at agad itong nagtanong kung ayos na ba ang tanghalian at gutom na siya. Dumiretso naman ito sa pagkakaupo sa lamesa at kumunot na naman ang noon nito nang makita ang pagkain na kakalagay lang ni Ana sa lamesa. Parang uling ang itsura. Anak ng... Anong pagkain to, Ana? Prito ba ito o inihaw? Kahit ang kabilang parte ng tilapia ay lasang sunog at ang pait. Binaling niya naman ang kamay niya para sumandok sa tinola pero para na din itong prito. Tinola ba ito o prito? Sabay tingin ang masama sa dalaga. Lutang ba yung isipan mo? O sadyang kahit sa pagluluto o simpleng pagkain ay wala kang kaalam-alam? Abay, kahit sinong tao gustong isukay ang pagkain niluto mo? Naabutan naman sila ni Ara at nadinig niya lahat ng sinabi ng Kuya Justin niya. Kaya agad niya namang pinigil ng kapatid. Pagsabihan mo yung kaibigan mo, Ara, kung ikaw
Kaya mong pagtsaga ng pagkain ni luto niya? Basta ko hindi, sabi Taliko dito sa dalawa. Nang makita mahalis na ng bahay si Justin, agad namang humagulhol sa pag-iyak si Diana. Hindi niya naman sinasadyang masunog ang niluto niya. Pinaupo at pinagkuha naman siya ng tubig ni Ara at pinakalma sa pag-iiyak. Pasensya ka na kay kuya. Magiging okay din yun mamaya pag-uwi niya. Saka, hindi naman talaga madali ang pagluluto. Ako nga noon hirap na hirap din at matagal din bago na master ang pagluluto. Masyadong ooy lang yung si kuya magmula nung... Bigla namang napreno sa kanyang pagsasabi si Ara. Magmula nung... Tanong ni Diana sa kanya at may pagtataka. May nangyari bang masama sa kuya mo noon? Mag-uusisa pa sana siya nang mapansin niyang nagdadalawang isip si Ara magkwento. Alam mo, ang lahat ng pinagbago ni kuya. Di naman siya ganyan dati. Napakalambing niya noon, maingay at masayahin. Hindi tulad ngayon na napakaseryoso at malimit mong makausap. Sakto lang kasi na makagraduate siya ng business management sa Lasal. Ay ilang buwan lang, inamaya pa si tatay. Isang taon hindi na nakalipas, sumunod naman si nanay. Kaya napatong sa balikat niya ang lahat ng mga responsibilidad sa pag-aalaga sa akin at sa pagpapatakbo ng lupain namin at sa sukarera. Hindi rin maganda ang takbo ng farm namin noon. Kamuntikan pa nga itong mawala sa amin. Grabe ang stress na dinanas ni kuya. Kaya pati love life niya ay naapektuhan. Hanggang sa maghiwalay sila ng girlfriend niyang si Mika, balak sana nilang lumuwas ng Manila para sabay doon magtrabaho para makapag-apply papuntang Canada. Pero dahil sa mga nangyari, di tumuloy si kuya. Yun din ang isang dahilan kung bakit naghiwalay sila. Tapos, nabalitaan na lang namin na nagpakasal na siya sa ibang lalaking may kaya. Pagkikwento ni Ara. Kaya siguro gano'n na lang galit ng kuya mo sa akin kasi baka iniisip niya. Pare-pareho ang mga taga-syudad, sambit ni Diana. Hindi yan, oo lang talaga si kuya, pero mabait naman yun, lalo na sa mga taga rito sa amin. Saka baka iniiwasan at sinusupladuhan ka lang nun kasi ang ganda mo. Di malabong magkakrush at magkagusto sa iyong kuya ko, no? Napangiwi naman siya sa pangiti. Sa isipan niya, mukhang may pag-asa siya sa binata. Magkahabadi pa kaya sila ng binata o tuluyan na siyang palalayasin ito? Abangan, mamayang hapon ang kasunod na parte. Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo na mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka pupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!